Hello po mga ka-travelers, si John Poli from Road Crew Travels. So samahan niyo po akong bumiyahe ngayon. Tara! So, hello po ulit mga ka-travelers. So, nandito po tayo ngayon sa Taguig at tayo'y babiyahe ngayon. Papachange oil ko itong sasakyan ko ngayon. So, importante kasi once in a while, papachange oil nyo rin yung mga sasakyan nyo para naman hindi magkurod o ika nga kalawangin yung makina na sasakyan nyo para smooth lagi ang biyahe. So, patungkol nga pala dun sa pag-change oil, depende sana yan sa gamit na sasakyan nyo. Usually yung iba, sinasabi nila every 6 months or every certain kilometers. Iba sabi nila 3,000 or something or 7,000, mga ganon. Pero depende naman sa, like what I've mentioned, depende sa gamit yun. Ano. So sa ngayon, in-advisean ako ng yun, parang dealer ng sasakyan namin na kailangan na magpa-change oil. Kasi ano na eh, lagpas na ng 10,000 kilometers yung takbo ng sasakyan. Madalas din to gamitin pag weekend eh. So yun po. So hanap lang tayo ng exit. Nalabas na tayo. At nga pala, speaking of kilometers, pagpapatakbo ng sasakyan. So pag-uusapan din natin ngayon yung mga iba't ibang mga road signs kapag bumabiyahe tayo. May mga iba kasi nakakalimutan or paminsan binabaliwala na lang yung ano eh, mga road signs. Ano po na dapat tayo bilang mga biyahero, mga motorista, dapat importante sa atin kahit yung mga basics lang ano, para iwas tayo mahuli ng mga ano, lespu, sabi nga ni Yorme. Okay, so before mag-end ang video, siguro bibigyan ko na lang kayo ng mga ano, mga basic sign, road signs, para at least maging familiar tayo sa mga ito. So maulan ngayon ano, hindi malakas ang ulan. Katulad dun sa previous video ko, sabi ko nga eh, pagdating sa ganito malakas ang ulan, medyo ingat lang sa pagmamaneho. Kasi delikado eh. Ayun pala yung exit. Ako, pila rin. Ay siya. Let's see. So siguro at the end of this video, bibigay ko na lang yung mga basic signs. Actually, napakaraming nila. Yung mga road signs na in-implement ng LTO. Siguro, bigay ko na rin sa inyo yung link ng LTO para ma-review na rin yung mga iba-ibang road signs. Ano? But anyways, yun nga, pagdating sa mga signages, again, ingat lang tayo. First and foremost, usually do sa mga kalsada, no, dapat alam din natin yung mga linya na nakikita natin. May mga iba, yung mga broken lines, meron yung mga yellow lane. A few moments later. Okay, medyo humupa na ng konti ang ulan. Okay. Ayun, makakalabas na rin tayo. Ayos. Oop. How much po, ma'am? Ito ba? So, ang laking katipiran, ano? 50 pesos lang nagastos ko sa parking. Anyway, ginamit ng kapatid ko kanina to, so nakaisang oras pa lang. So, 3 hours naman yon for 50 pesos. So, laking tipid, di ba? So, with regards to that, pagdating sa parking, dapat medyo alam din natin yung ano. Medyo. Dapat alam natin
kung alin yung mga parking area na mas makatipid tayo at saka hindi. Kasi lalo na dito sa Metro Manila, sa Makati, ganun, namamahal ng mga parking fees. Ganun din sa BGC eh. Pero may mga iba naman mura. So, kailangan lang natin malaman. Siguro, scout muna natin before natin dalhin yung sasakyan or i-drive yung sasakyan natin papunta ron. Okay. So, yun nga uli, ano? Pagdating sa mga road signs, like what I mentioned, bibigay ko mamaya yung mga details. Siguro mga sabihin na natin 10 ano, basic road signs lang para at least malaman nyo, no? So, halimbawa, isa dun yung meron pa maliban dun sa mga linya sa kalsada, yung mga signs na katulad nung bilog siya tapos may guhit na pag ano na pula. So, sabihin nun, no entry. Mga ganun, di ba? Tapos may mga arrow na pakaliwa or yung meron naman yung parang pa-letter yun na baliktad. So, yun yung mga tinatawag nilang U-turn. Kaya nga U eh. Mga ganong klase. So, yun yung mga basic signage, ano? Pagka yung mga pakaliwa or pakanan, obviously, naman natin yun. Self-explanatory naman na. Ibig sabihin nun, pwede kang kumanan or pakaliwa. Yun yung mga isa sa mga signages na madalas natin makikita sa kalsada. And of course, meron dyan yung mga simpleng signages na akala natin noon na para nakakatawang pakinggan eh. Yung dati akala ko kung ano yung pedsing. Hindi po yung pangalan na incheck na nawawala, no, na pinost lang sa kanto. So ang pedsing, ibig sabihin nun, pedestrian crossing. So yun yung mga pedestrian na tumatawid. So pagka nakakita na tayo ng signages na ganun, mag-minor na tayo. Siyempre, antimano niyan, mayroong mga tumatawid na pedestrian. So, dito sa Pilipinas kasi, ang batas dito, kapag halimbawa nakasagasa ka ng pedestrian, wag naman sana. Kahit alam mo ikaw nang tama, ikaw pa rin kakasuhan. So, ganun yon. So, it's more fun in the Philippines, sabi nga, di ba? So, ganun po. So, ingat-ingat na lang po sa pagmamaneho. So, pagka ganun may nakikita na tayong sign na pedsing, ibig sabihin ng pedestrian crossing, mag-minor na po tayo o kaya huminto. Hayaan na muna natin yung mga kapwa natin, mga pedestrian na tumatawid. Ayun. And meron pa isa regarding nga pala sa mga signal lights. Usually, ang mga driver, ako, paminsan guilty rin ako dito eh. Yung sinasabi nga nila na kapag ka dilaw na, kasi go, diba, go, di nagmamadali ka na, umandar. Tapos biglang natapat na sa'yo yung kulay yellow, kadalasan ng mga driver, ginagawa niyan, lalo pang binibilisan. Baka kasi maabutan pa sila nung red light. Pero mali yun, mga kasama, no, mga ka-travelers. So dapat, ang ginagawa natin, mag-minor na tayo hanggang sa huminto na tayo pag nag-yellow na, hanggang sa magpula. Kasi kapag nag-yellow at binilisan pa natin, ang kaso doon, beating the red light na po. So, yun po yung mga ano, no? Mga basic lang na information regarding sa pagbabiyahe, lalo na sa ating mga drivers, ano po. So, anyways, so, papakita ko na lang uli yung mga ano, pati yung link nga pala ng LTO, kung gusto nyo ma-review yung kabuuan ng mga road signs nila. So, biyahe muna tayo, no? So, again, thanks for watching again. And do subscribe in our channel uli and like our videos. So, till next time, God willing, and God bless.